Paano po kung ang last will and testament ay officially written sa ibang bansa but the title property is in the Philippines? The testator had already transferred the title sa lahat ng mga anak niya para sa equal share na siyang nakasulat sa will. Lahat ng pangalan ay nakasulat din in the title as well as on his last will and testament. Both documents were done before he and his wife passed away. What are the steps to follow when the children decide to sell the property considering the will is written overseas? Maraming salamat po. Parang tanong ng law student din. May testator pa din. Baka assignment. Nako. May testator pa din, no? Diba? Alam na alam ang terminology si Blessy. Oo. So, ang concern niya din ay kasi yung last will and testament was executed abroad. Diba din? Uh-oh. Mm-hmm. Ang applicable so, ng batas natin dito, Attorney Mimi, sa pagkakatanda ko, ay ang Kodigo Sibil, ano? Sa Article 15, yes. 16, 17 ng Civil Code. Siguro, i-assume natin, dahil hindi niya sinabi, yung citizenship ng mga nung testator. Ano? Yes, so, ibig sabihin, yung gumawa ng testamentong ito ay Pilipino. So, Pilipino yes. po ang mag-govern. Kahit nasa abroad pa yung ginawa, ang batas sa Pilipinas yes. na sinasabi dito na lahat ng tagapagmana, dahil may konsepto tayo ng compulsory heir, lahat ng tagapagmana ay equal share. So ngayon, kung may problema kayo dun sa will na yan at baka may naagrabyado, hindi naman sinabi, eh pwede nyo dali sa korte. Ang tawag po dyan ay probate of the will. Mm-mm. So definitely wala namang problema yung din, no? Yun nga sinasabi mo din, di ba yung tinatawag natin principle ng lex nationali? So your nationality laws will follow you kahit saan ka magpunta, no? So ang pinag-uusapan lang dito kung yung last will and testament, di ba, yun naman yung principle ng lex reciti. Yung in terms of the formality, dapat kung saang bansa ginawa yung last will and testament, kung compliant naman doon sa kanilang formal requirements, hindi naman po magiging issue. Kasi yung content nun, magpo-follow pa din sa nationality laws natin. Baka siguro din ipapumunta lang sa embahada, baka kailangan may apostille din, no? Or may some sort of proof lang doon sa last will and testament. Pero in terms of the content, hindi po magkakaproblema yan. So, punta na lang po sa embahada kung paano po mapapa-acknowledge itong last will and testament na execute doon sa bansa na yun kung nasaan man yung kanilang mga magulang bago po pumanaw. And then, wala pong problema yan kung kailangan ibenta, lalo na nakapangalan na raw naman pala din sa kanila magkakapatid. Oo. So, I think hindi na siya magiging problema. Anong ni Attorney Mimi, anong gagawin? E di mag-usap-usap sila magkakapatid na ipatupad yung naroon sa will, di ba? Kasi yung validity naman yan ay sumusunod dun sa national law. Sabi mo nga, ay since hindi binanggit, so ina-assume natin na Pilipino pa rin itong mga ito at yung batas sa Pilipinas pa rin ang susundin natin ayon sa Kodigo Sibil.